Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. We have 5 days left before Christmas, mga kaibigan. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. At maraming po salamat sa 551. Nandito po ngayon sa umpisa ng ating live sa YouTube at meron po tayong 116. Dito naman sa Facebook. Ayan, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button tayo dyan sa baba. Also, huwag nyo pong kalimutan, may tayong notification bell. Pa-click na rin yung notification bell para alam po natin kung meron tayong mga live, schedule na live, or mga bagong upload. Also, huwag nyo rin po kalimutan, mga kaibigan, paki-like at paki-share po yung mga videos. Very, very important po para sa akin, mga kaibigan, paki-share po yung ating mga replay sa inyo pong mga social media accounts para malaman din po na inyo, mga kaibigan, kamag-anak, ka-basketball, kapitbahay, lahat ng kanyo. Katrabaho, yan. Lahat ng kanyo na kayo po at ang pinag-uusapan po natin dito sa ating kayo po yung nanonood sa atin at yung mga pinag-uusapan natin dito sa ating live. Ayan. Flex ko lang po ang ating business partner na si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made po ay isang online gift shop. At sa kanya pong Facebook account ay makakabili po kayo ng mga pwede nyo may pangregalo sa inyong mga pamilya tulad po nitong mga ganito. Ayan. Although mga kaibigan, no, fully booked na po siya for Christmas. So, hindi na po kayo makaka-order ng pangregalo. Yung mga pahabol na regalo. Hindi na po pwede. Pero, after the holiday siguro, pwede na ulit. If I'm not mistaken, January 3. Pwede na po kayo umorder ulit ng mga pang-gifts. At dito rin po, pwede rin po kayo umorder ng BBM 2022 na t-shirt kay Wonderfully Made. Inihintay lang po namin yung Uniteam. Lalabas na rin po yung Uniteam. So, message lang po siya at wonderfullymade.ph kung gusto niyo po umorder ng BBM 2022 na t-shirt tsaka Uniteam na t-shirt. Ayan, message lang po siya. At we'll let you know pag pwede na pong mag-ship. Okay, siguro mga January na yan. January 3. Okay, so yan po ang ating flex kaya Wonderfully Made. Kanina pong umaga, ito pong si Mama Uleni ay nag-live. Nag-live po siya, mga kaibigan, sa kanyang Facebook account. Ito po yun. Hindi ko na ipapalabas yung buo kasi napakahaba niya. No? Nakikita niyo ba yan? 53 minutes. Haba, di ba? 53 minutes and 41 seconds. Ayoko yung... Hindi natin deserve yun. Hindi natin deserve yan, mga kaibigan. Naparosahan tayo ng ganyan. Pero pinick up ito ng news. May pinakita ko po sa inyo kanina na balita ni Inquirer. Kasama po yan dyan. Dyan po niya nakuha yan. Okay. So mga kaibigan, ang ginawa po ni Lenny Robredo dito sa kanyang live, nag-update siya ng kanyang biyahe. Nag-update siya ng kanyang biyahe kasi nag-ikot daw siya sa Visayas. Nag-ikot daw siya sa Visayas para mag-assess. Nag-assess daw siya para maalaman ang kondisyon ng ating mga kababayan. Inalam niya ang kondisyon ng ating mga kababayan dahil hindi ko alam kung bakit. Hanggang dun lang ang umabot ang logic niyan, mga kaibigan. Nag-report lang siya. Nag-uulat mula sa Office of the Vice President, Lenny Robredo. Let's go, Lenny. Sakit mo sa bugs. Just go. Anyway. Nag-uulat. Lenny Robredo, nag-uulat. So mga kaibigan, ito po yung kanyang mga sinabi. Ayan. Isa po dito yung binasa natin kanina tungkol sa ABS-CBN. Ayan. Ayan. Sabi pa niya, nahirapan daw sila makakuha ng signal sa mga probinsya tsaka sa available lang daw ang signal sa mga airport. Ayan. So nagpunta din daw siya ng Bohol. In Bohol, where she went less than 24 hours after Odette, she had trouble reaching local officials who were also affected, sabi. Sabi ng Inquirer, bidang-bita talaga si Lenny pag Inquirer nagsulat eh.
When they went to Bohol, the official death toll has not yet been determined. Sabi, kailangan po ng mas maraming tulong ang marireceive kasi talagang hirap sila sa lawak ng coverage ng tinamaan ng bagyo. Wow! Nag-uulat mula sa Bohol, Lenny Robredo. Yan. Grabe. Puntahan natin yung sa Bohol na yan. Ito po nangyari. 3 days ago, December 17, nagpunta po siya ng Bohol. Tama naman si Inquirer. Less than 24 hours matapos ng bagyo, ay nagpunta po siya ng Bohol. Anong po ang ginawa niya sa Bohol? Wala. Wala. Nag-check lang talaga siya. As in, nag-check lang talaga siya. Wala siya ibang ginawa. Oh. Nireport siya ni ano? Ni Bobogado Barry Gutierrez. Ngayong araw, lumipad na si VP papuntang Bohol. Sa susunod na mga araw, balak din niya magpunta ng Leyte, Cebu, Surigao at Negros. Yung mga lugar na tinamaan ng bagyo. Mapaano ka na lang, facepalm ka na lang, ganyan eh. Alam niyo kung bakit? Nakita niyo naman salita dyan, lumipad, di ba? Lumipad. Si BP. Sabi, may eroplano siya. Pag may eroplano siya, malamang, ay medyo malaki ang cargo niyan. Unless Cessna. Kung Cessna, maliit lang yan. Pero kung, sabihin na natin. Sabihin na natin, may cargo space naman ang Cessna kahit konti. Hindi mo talaga naisip magdala ng kahit konting... Diba? Dapat nagdala ka na ng tulong. Sabi ni talaga Charmaine Fact You, lumipad ang aming team, kakambing mo, Lenny Robredo. So ang ginawa ni Lenny Robredo, mga kaibigan, inunahan niya lahat ng presidential aspirants papunta ng Bohol. For what? For nothing. Para lang masabi niya siguro na andun ako, nauna ako sa inyong lahat. Babaw. Ang babaw, mga IB. Napakababaw talaga. Hindi mo malang naisip. In your heart of hearts, or di, wala ka palang brain, so heart of hearts na lang. In your heart of hearts, hindi mo naisip na makipag-coordinate sa mga volunteers mo sa Bohol. Okay? At, pagdating mo doon, maipag-usap ka sa kanila, eto na pala yung pinhinanda natin na ayuda. Ibigay na natin. Di. Ang ginawa mo, naipag-usap ka sa mga pulis, nang gulo ka pa sa search and rescue operations, wala. Yan pa ang ginawa mo. At di sila BBM nakapagdala na. 14 hours ago lang to na i-upload, pero nung Linggo po yan. Kahapon. Uniteam Relief Operation sa Bohol. Yung nagpunta ka, dapat meron kang iiwan. Hindi yung nagpa-picture ka lang. Assess kunyari. Alam mo namang sakuna. Pag sakuna, alam mo na ang kailangan. Ang unang-unang kailangan dyan, pagkain, tubig. Damit. Yan. Sana nagdala ka na. Total naman, may mga kontak ka sa military. Ang hilig-hilig mong maipag-usap sa military, di ba? Manong nagpaalam ka kay Pangulo. Pangulo, pwede ba ako manghiram ng isang C-130? Dadaling ko na lahat ng donasyon ko sa Bohol. Hindi ka naman siguro tatanggihan nun kasi tulong pa rin yan.
Tsiko. Utak basketball. Sabi ni Jeremy Hernandez. Utak basketball. Diyos ko naman. Alam nyo mga kaibigan, ito pa. Kanina pinapanood ko yung balita ng Frontline. Frontline Pilipinas sa News 5. Kaya nga panood ako sa inyo kasi nung narinig ko to, tawa. Natawa ako eh. Natawa ako. As in, sobrang tawa ko. Pakinggan natin. Natin na nyo. Interview to kay Governor Yap ng Bohol. Okay, panoorin natin. Sabi nyo nga po, Gov, ay lahat ng munisipalidad, ano po, ay talagang naapektuhan nitong si Bagyong Odette. So paano po kayo ngayon nagpaplano at paano gumagalaw ang ating provincial government para matulungan po itong mga kababayan natin na naapektuhan? Inuuna natin yung basics ngayon, no? Based on the assessment, yung dapat bigyan ng pagkain, dapat yung bigyan ng tubig, dahil walang kuryente, so lahat ng water refilling stations hindi nga tumatakbo, yun muna binibigyan natin ng pansin. And then humihingi tayo ng gensets, ang provincial government nga ngayon gustong bumili ng gensets, pero nagkukulang na, no? So we are still doing our best at may mga donations na dumarating. Kanina dumating si Mayor Isko Moreno, meron siyang binigay na 4 na gensets dito, nagbigay rin siya ng cash na 1 million pesos na donation from different groups. Kahapon dumating si BBM, si Bongbong Marcos, kasama si Majority Floor Leader Martin Romualdez. Meron din silang iniwang 2 million pesos na ayuda. And of course, our beloved President Rodrigo Roa Duterte and Senator Bongo were here. At may iniwan silang commitment na 2 billion pesos na itutulong sa Bohol. So all of this right now, may mga iba-ibang pledges rin, no, na dumarating. So ito yung ginagamit namin sa pambili. Pina-prioritize muna namin pagkain at saka tubig. So dun sa mga gustong mag-donate, no, especially for gensets, water and food, nandun sa RTAP Facebook page at saka sa Provincial Government of Bohol Facebook page, nandun yung mga information. Kasi salamat rin sa PAL, salamat sa Cebu Pacific at saka sa Air Asia. They are flying Mercy missions right now to Bohol, so salamat sa kanila. And the Philippine Navy rin, nandun yung schedule para sa mga gustong mag-donate. Narinig ko ba yung pangalan ni Lenny? Wala, di ba? Wala. Nauna siya doon. Less than 12 hours bago, pagkatapos o pagkatapos ng bagyo, nandun na si Lenny. Narinig niyo ba yung pangalan ni Lenny sa pasasalamat ng GOB? Wala. Wala. Nga. Anong dala ni Lenny? Cameraman. Dala niya ang kanyang team ng taga-picture. Yung mauna ka na. Mauna ka na, pero wala ka pa rin silbi. Nauna ka na doon. For what? Wala. Nga. Wala. Ito pa isa. Hindi ko alam kung how true this is. Pero these are not my words. Okay? Ito po ay salita ng isang nag-post sa Facebook. Hindi ko po alam kung fake news to. If it is, I apologize. Pero kung hindi, nakakatawa to. Ano po ang nangyari sa kwento na to? VP Lenny Robredo was here in Bohol on December 17th, immediately after the typhoon. My friends and her husband had gone to the airport on the same day to try to see if their flight to Manila the next day was cancelled. They met her staff there. Also saw VP Lenny speaking to a few people not so far from where they stood. Her staff approached them and instead of asking questions like kamusta kayo or what kind of help do you need, they instead asked, gusto niyo magpa-picture? Iba to? Kaibigan ha, hindi ko alam kung totoong kwento to. Sana po makakonfirm natin ito. Pero kung totoo to, mga kaibigan, nakakahiya. Yung staff mo, okay, lalapit sa isang biktima ng sakuna.
biktima eh. Ano itatanong mo? Unang-una mong tinanong, gusto niya magpa-picture? Oh my God! Oh my God! Lenny! Ang sakit mo sa bangs! Ang sakit mo sa bangs! Ang ikli-ikli na nga ng bangs ko! Ang sakit pa! Oh my God! Ay, marami po salamat sa 3,337 dito sa YouTube at 1,000 po dito sa Facebook. So, nasa 4,000 plus tayo today. But thank you very much po. Oh my God! Nakaka-stress. Bakit ganun? Bakit ganun? Ito pa isa. Nagpadala na, at least kahapon, nagdala na siya sa Surigao. Ayan, nagdala na siya sa Surigao. First batch of relief from the office of the Vice President and partner donor consists of 1,000 sack of rice, 80 canned goods, 10,000 packs of biscuits. Picture ulit. Malamang hindi to office of the vice president. Malamang partner donor lang to. Naka-display lang dyan si Lenny. Malamang sa malamang. Ganun na nangyari dyan. I know. Pero mga kaibigan, nagte-trend tong picture niya na to ha. Ang kwento daw niyan, mga kaibigan, kinuwento niya yan dun sa kanyang Facebook account. Ang kwento daw niyan ay pagbaba daw ng Surigao, eh wala rong ibang way, Surigao or Bohol. Wala rong ibang way para mag-ikot kung hindi sumakay sa motor. Does this remind you of anything? Ako mga kaibigan, nung una ko tong nakita, ay may naalala po akong isang bagay. May naalala po kayo isang bagay. Naalala niyo po yung picture ni Marrojas na nagbomotor siya? Nung nag-a-assess siya sa Yolanda? Ito pala yun. Galing. Nagre-recycle talaga kayo eh. Nagre-recycle. Sino po humahawak ng PR ni Lenny? Ituloy niyo lang yan para tuluyang masira si Lenny. Ituloy niyo yan ha. Kung ano ang ginagawa niyo ngayon, yung hadu-haduke na yan, tsaka yung pa, yung kay Mimi yun na yan, yan. Tuloy niyo yan ha. Itong mga ganitong klaseng picture, yung mga pa-comics, gawin niyo lahat yan. Ituloy niyo lang. Ay nako. Tapos ito mga kaibigan, Robredo calls on airlines to boost Siargao flights for stranded tourists. Sabi niya. Nakikiusap daw siya. Sa mga may-ari ng airlines na dalas-dalasan naman daw ang pag-pick up sa mga turista at mga na-stranded sa Siargao. Okay, walang problema. Tama lang naman yan. Pero ikaw na rin mismo nagsabi, Lenny Robredo. Saan na yun? Ay, saan na yun? Yung sa mga airport. Nasira din pati mga airport. Ayan. Hindi naman to Siargao. Surigao naman to. In Surigao, they immediately saw the airport was completely destroyed. In Siargao, several tourists were stranded by the airport. Lenny, gusto mong dalas-dalasan ang flights papuntang Siargao. Pero, alam, ikaw na rin mismo nagsabi, sira-sira ang airport. So, connect natin? Paano kaya? Pards Eric, maraming salamat sa iyong super chat. Paano,
natin, Madam Lenny, i-correct natin. Ikaw ang nagsabi, sira-sira ang airport. Okay. Pero gusto mo rin dalasan ang bagsak ng eroplano dyan sa airport. Nga, paano nga? Paano? Sige po, I ask you that question, ma'am. Paano po? Sira na nga yung eroplano. Sira na nga yung airport eh. Sa Cebu nga doon, merong isang, what do you call this? Hangar. Airplane hangar na bumagsak. Kasi bumagsak. 10 eroplano doon yung nasira. Ang weird eh. Tapos ito pa mga kaibigan. Ito ah. Nung Linggo, nung 17 pala, Friday, Robredo turns QC Campaign Volunteer Center into a hub for Odette. Ito yung ano yung kasagsagan ng bagyo eh. Or the next day after nung bagyo. Okay? 17. Nag-announce siya. Sabi niya, kinoconvert po namin ang aming election hub, volunteer hub sa election para sa mga donations na babagsak. Okay, tatanggap po kami ng mga donasyon dito, etc., etc. Okay, fine, walang problema. Binalita din yan nung Sabado. Robredo Camp steps up relief effort for Odette victims. Ano yung stepping up na yun? Yun lang din. Yung sa Quezon City. Okay, yun lang din yun, mga kaibigan. Okay, ito. Humingi ka pa ng donasyon, di ba? 4.7. Ito, 4.4 million. Bago to. Ayan, oh. May nag-donate na raw sa Robredo People's Council. Ayan. Through Tanging Yaman Foundation. Ayan. Okay. Humingi ka pa ng mga donasyon, di ba? Cash and kind. Okay. Yan yung stepping up. Alright. May 4.4 million ka na hiningi ng donasyon. Tama? Pero, ang gastos mo sa ads mo, 8.6 million. Don't tell me, volunteers din to. So, yung pang-donate natin, hinihingi mo sa ibang tao. Pero, meron kang, I don't know, kasi nakasulat dito, volunteers daw eh. Ang sabi, yan oh. Supporters of Lenny Robredo tsaka yung dapat si Lenny. Sila daw yung nag-donate. Intindi mo na lang i-course yung budget na yan sa relief. Bagay, August 4, 2020 to December 17 naman to. Tingnan lang natin to. Yung 7 days na lang para fair, di ba? December 11 to December 17 ang ginastos ng opisina mo sa ads ay almost 2 million pesos. Campaign ads yan. Manong sinabi mo na lang, doon na lang yan sa relief. Huwag na muna tayo mag-ads. Lahat yan, bagsak natin sa relief. Hindi yung nakita, hindi yung nangyari. Yung nangyari, humingi ka pa ng donasyon. Di ba may video to, nagpa-donation drive siya through Tanging Yaman Foundation. Si BBM, mga kaibigan, December 16, pumasok yung bagyo, pinaalalahanan na niya lahat ng mga tao. Naging issue pa nga yan, di ba, mga kaibigan? Kasi ang sabi ng mga tao, si Lenny bumisita na sa mga nasalanta, pero si BBM hanggang announcement lang. Okay, walang problema. Panindigan nyo yan, ha, mga pinklawan kayo. Bakit? Kasi bago pa lang pumasok ang bagyo, nakahanda na yung tulong nila. Mula pa lang nang makita namin sa weather bulletin ng Pag-asa ang sakop at lakas ng bagyong Odette ay tumutok na kami. Sabihin, naghahanda na sila. According to Marcos Jr., even before the super typhoon made its landfall in the country, his office was already busy
coordinating and pre-positioning relief supplies to be distributed to the communities that may be affected. Alam niyo ba, mga kaibigan? Sinabi rin kanina sa interview nung Governor Yap na sila daw ay naabisuhan na two days before mag-landfall. So, ibig sabihin, alam na po ni BBM, 2 days before pa mag-landfall, na mayroong malakas na bagyong papasok. At dahil may malakas na bagyong papasok, nag-usap pa sila, o maglagay na tayo kung saan yan. Kung saan merong tatamaan yung bagyo, maglagay na tayo ng mga ipapang relief natin. Pre-positioning eh. Hindi lang natin alam kung saan ang warehouse tinago. Kasi buhay pa eh. So baka ito yung mga lugar na hindi tatamaan ng storm surge, etc., etc. Pre-positioned eh. So habang si Lenny ay nag-a-assess pa lang ng damage, si BBM namimigay na ng relief. Advance mag-isip. Hindi pa yan natatapos, mga kaibigan. Eto pa. So far, as of today, magkano na ang nailalabas nila na budget? Bongbong Sara deliver over 38 million in cash and relief goods to Odette victims. Hiyang-hiya naman kami sa 4 million na ilalabas ng kampo ni Lenny Robredo. Presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his running mate, Mayor Sara Duterte of Davao City, disclosed that they had delivered over 38 million in cash and relief goods to typhoon victims of Typhoon Odette as of December 20, 2021. Kumpara natin dito, Nakakahiya. Nakakahiya. Mga kaibigan, sa lahat ng pinagagawa ni Lenny, ito yung pinaka nakakatawa sa lahat. Painga lang natin to. Maikli lang. 42 seconds lang of torture, mga kaibigan. Parang agat lang yan ang langgam. Isipin nyo na lang, parang agat ng langgam. Painggan nyo to, mga kaibigan. Sabihin nyo sa akin, kung meron kayong napansin na kakaiba sa kanyang speech, ito po yung isang clip ng live kanina ni Lenny Robredo. Painggan natin. Pasan. And tayo po, parati nating sinasabi na nasa pagkakaisa ang pag-angat natin lahat. Inuulit-ulit ko din po itong sinasabi na in the worst of times, we show the best of ourselves. Sa mga kababayan po natin na nasalanta, ang mensahe ko po sa inyo, nandito po ako, nandito po ang buong UVP, at nandito po ang buong sambayan ng Pilipino para sa inyo. Huwag po sana kayong mawawalan ng pag-asa kasi hindi po namin kayo papabayaan. Sama-sama po tayong aangat muli. Kaya po natin ito. Narinig niyo. Narinig niya. Oh my God! Wait. Oh, ito yung original. Ito yung original, ha? Yung hindi binago yung words. Paparinig ko sa inyo. As I speak to you today, the Philippines faces one of the greatest tests in its history. The global pandemic has raced through our country, destroying the lives of people, of families, of entire communities. And if we have learned anything in the time of COVID, it is that each of us, no matter our station, is in need of the help
of our fellow Filipinos. We must face the challenge as one country, as one people. Together, we must work towards a shared vision of our country through COVID and beyond COVID to find a way through this crisis with a common goal, a vision to guide us and to lead us. I know that it is this manner of unifying leadership that can lead us through this crisis. Get our people safely back to work, unifying leadership for all of us to begin to live our lives once again. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. I will bring that form of unifying leadership back unity to our country. Okay. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Thank you. Yan yung orig. Yan yung orig, mga kaibigan. Yan yung kay Lenny, ha? Pakinggan nyo. Manggagaya talaga tong Allen na to. Sana yan. Sana. Yan, yan, yan. Para sa inyo. Huwag po sana kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi hindi po namin kayo papabayaan. Sama-sama po tayong aangat muli. Kaya po natin. Kaya-gaya, Aleni. Lahat na lang ninakaw mo. Ninakaw mo yung boto noong 2016. Ninakaw mo yung posisyon ng VP. Ngayon, pati yung tagline na nakawin mo pa. Sama-sama tayo nga angat muli. Tutot mo! Oh my God! Sana... Pwede naman yung... Diyos ko! Kayo yung PR ha, yung PR ni Lenny Robredo, ituloy nyo yan. Kutang basketball. Manong Johnny, nanakawin ko na yung ano na yan ha, yung phrase na yan, utak basketball. Anyway. Oh my, pwede namang ano eh, pwede namang gamitin yung tagline talaga nila. Yung lalaban tayo, kas ako nang to. Yung pwede yun eh. Kasi matagal lang niyang ginagamit yon. Lalaban tayo sa sakuna ng to. Lalaban tayo at aahon tayo dito sa sakuna. Pwede yun. Mas pasok yun sa linya mo, Lenny Robredo. Ang kinuha mo pa, nanakawin mo pa yung tagline ng katunggali mo sa eleksyon. Eh di ang naisip ng tao si Bongbong Marcos. Siguro na realize niya yung mali niya dito. Dito sa ano, nung sinabi niya yung linya na yon, siguro na realize niya na parang ay mali yata. Oh my God. Di ba? Pwede naman yun eh. Pwede mo naman gawin yun, Lenny. Sana sinabi mo na lang. Di ba nung nag-announce siya ng kanyang kandidatura sa pagiging Pangulo, kung na niyang sinabi, lalaban tayo. O di sana pinanindigan na lang niya. Lalaban tayo sa epekto ng bagyong Odette. Di ba? Pwede. Mas pasok yun sa narrative nila. Tiyo, nakakuha pa kayo ng tip sa akin, mga PR ni Lenny Robredo. Makakakuha pa kayo ng tips sa akin ngayon. Oh,
lalaban tayo at babangon tayo sa kahirapan na to. Pwede na rin yun kasi meron yung lalaban. Kahit ginamit mo yung babangon, eh, maiisip pa rin yung dahil may phrase na lalaban, ikaw pa rin yung maiisip. Diba? Huwag na yung babangon, aahon na lang. Lalaban tayo at aahon dito sa kuna na to. Yun, pwede. Nak, nantipaklong. Sama-sama tayong aahon muli. Lenny Robredo talaga. Alam niyo mga kaibigan, alam niyo yung problema nila kung ba't ganyan. Kasi wala silang tagline. Pasinin niyo. Wala silang tagline. Ibig sabihin, wala silang, yung lahat ng sinasabi nila, hindi nakaangkla sa isang direksyon. Ano lang siya, alam niyo mga kaibigan, sa tinagal-tagal ko nagtrabaho nasa HR, kasi po ang specialty ko po talaga sa HR is organizational development. So organizational development po, mga kaibigan, ang ginagawa po namin, inaalam po namin kung ano ang direksyon ng mga grupo o ng organisasyon o ng negosyo. Tapos, gagawa namin yun ng mga scorecard. So may KPIs yan, key performance indicators, etc. etc. Tapos, aalamin namin kung yung mga KPIs na yun, mga aktibidades na yun, ay magko-contribute sa gusto nilang mangyari bilang isang organisasyon. Ang problema po kay Lenny Robredo, wala po sila nung gusto nilang mangyari. Wala silang goal. Wala silang goal na pwedeng angklahan ng mga gusto nilang mangyari. Wala eh. Kasi ang gusto lang naman nilang mangyari, hindi makaupo si Bongbong at walang at mapigilan ng rehimeng Duterte. Yun lang eh. Anong iaangkla mo dun? Wala. Wala kang iaangkla dun. There is nothing, there's no vision, walang vision, walang goal, walang, hindi siya aspirational. Kumbaga, hindi yun ang gugustuhin mo bilang isang Pilipino. Eh si BBM meron. Ang gusto ng company BBM, magkaisa tayong lahat para umahon muli. Bumangon pala, di pala, bumangon muli. At yung bumangon na yon mga kaibigan, hindi lang yun tungkol sa pandemya. Bumangon ang ekonomiya, bumangon ang Pilipino, bumangon ang pangalan at dangal ng Pilipino sa buong mundo. Diba? It's aspirational. Yun ang gugustuhin mo bilang Pilipino. Eh kay Lenny, wala. Yung kampo ni Lenny, wala silang ganun. Kaya wala silang tagline. Hindi nila kumbaga, dahil wala silang goal, eh hindi nila maisipan ang tagline yung gagawin nila. Kasi po, mga kaibigan, yung tagline, it's a summary, short statement yun, ng gusto mong mangyari. Eh kahit vision mission man lang, mala eh. Sabi ni Tete Santos, walang vision mission. Kahit vision mission man lang, sana meron sila. Eh kaso wala. Laban Lenny. O anong laban? Laban para saan? Eh hindi naman lahat ng tao gustong labanan si BBM. Hindi lahat ng tao gustong labanan si Duterte. What is there to aspire for? Wala. Hindi ba pag kay BBM, ang sarap pakinggan eh. Noong una ko narinig yung ano, sama-sama tayong babangon muli, naluha ako, isa lang eh. Isa lang. Isang patak lang din. De joke. Hindi, di ba parang may halaga. May bigat. Di ba? Kasi alam mo yung direksyon na pupuntahan. Alam mo na babangon tayo, anong ibabangon? Ibabangon natin yung economy, ibabangon natin yung health, ibabangon natin dangal ng Pilipinas, ibabangon natin ang unification ng Pilipinas. Ang dami. Eh kay Lenny, lalaban tayo. Saan? Saan, hindi ko alam. Diba? Tapos pinipilit nila, diba? Laban sa kahirapan, laban sa COVID, laban sa ganito. Wala eh. I'll see all of you tomorrow po, 11:15 PM. Pasensya na po, late tayo because galing po tayo sa mga ibang lakad. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Okay, don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong channel. And I'll see all of you tomorrow, 11:15 PM, on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone, see you all tomorrow.